What's up? My name is James Caltebingoncio and ang napili kong philosopher ay si George Wilhelm Hegel. So ngayon tatalakayin natin ang kanyang buhay at ang kanyang philosophy. Si George Wilhelm Hegel ay isang pilosopong Aleman na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa iba't ibang larangan, particular sa idealist philosophy at political theory. Si Hegel ay pinanganak sa Stuttgart, Germany at nag-aral siya sa Stuttgart Gymnasium. Ito ay German education system na may konsentrasyon sa mathematics, sciences, languages, humanities at social sciences. Nung maglaon siya ay nag-aaral ng teolohiya sa Tübingen State, isang seminary na Protestante. Matapos niya makumpleto ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Hegel bilang isang private tutor sa Switzerland sa loob ng ilang taon. Naging lecturer siya sa University of Jena kung saan nagsimula siyang bumuo ng mga ideyang pilosopikal. Sumulat siya ng mga libro na mahirap unawain. Ang kanyang mga gawa ay sadyang nakakalito at masyadong komplikado. Ano nga ba ang phenomenology? Ang phenomenology ay nangulugan ng pag-aaral kung ano ang lumitaw bilang katotohanan o which appears as a reality. Para kay Hegel, ang absolute knowledge ay hindi sa pag-iisip at pagalingan ng rationalism at empiricism, kundi sa interconnectedness at unity pa. Ang dialectal process ay paraan ng pagsuri at pag-unawa sa kamalayan ng tao at sa kamalayan ng sarili. Ano ang senyo na tamimi? Ayon kay Hegel, ang mahalagang bahagi ng ating sarili ay matatagpuan natin sa ating kasaysayan o history. Sa kanyang panahon, ang kasaysayan ay mahalaga dahil upang maipakmalaki kung gaano kalakas ang isang bansa o lipunan. Ang kasaysayan din ang ating paraan upang maunawaan natin ang kasalukuyang panahon at hinaharap. Pinaniniwalaan rin ni Hegel na ang bawat panahon ay maaring tignan bilang isang repository o bangko ng isang partikular na karunungan. Ibig sabihin nito, kung babalikan natin ang kasaysayan or history, marami na sana tayong matututunan dito. Para sa kanya, makikita natin ang history bilang isang thankful at the same time hopeful history and experiences. Kailangan nating bumalik sa history o kasaysayan upang iligtas ang mga bagay na nawala at magamit ito sa kasalukuyan. Halimbawa nito, kailangan nating isipin ang kasaysayan ng isinaunang Greece o Ancient Greece upang lubos nating maunawaan ang ideya kung ano ang isang komunidad na maayos, tahimik at mapayapa. Dahil ang sinaunang Greece noon ay maunlad ng mga panahong iyon na isang bagay na nawala na sa modernong panahon sa buong mundo. O halimbawa naman ay noong Middle Age, kung saan honor faith ang namamayani, kung saan dihado ang karapatan ng mga kababaihan. Sa pangyayaring iyon, maaari nating masiyasat yung failure gaya ng karapatang pantao ng mga kababaihan. Upang magamit natin sa hinaharap, maaari din nating magamit sa kasalukuyan. Para kay Hegel, ang pag-unlad ay di kailanman linear. May karunungan sa bawat panahon at maaari itong maulit sa hinaharap. Maaaring mabalik ang mga failure o mistakes na ng nakaraan o kasaysayan, kundi tayo matututo mula sa mga ito. Hinihikayat ni Hegel ang mga historian na panatilihing buhay ang kwento tungkol sa kasaysayan, lalong-lalo na ang mga blind spot na
una upang hindi na maulit sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat panahon o era, maaari nating pagsamahin ang mga magandang katangian nito para sa isang mahusay na solusyon sa ating lipunan ngayon. Hinihikayat tayo ni Hegel na matuto mula sa mga ideyang hindi natin gusto. Matuto tayo sa mga mula sa mga kaaway natin. Dahil sa pagkakataong ito ay nakikita natin ang bits of truth sa ating sarili. Kahit na hindi kaakit-akit ang mga lugar, sitwasyon o taon, dapat nating alamin at suriin ang mga ito dahil nandun ang mga bits of truth. Para kay Hegel, magulo ang progreso. A progress is messy. Ang komplikadong pag-twist and turn ay tanda ng progress. Ibig sabihin, normal na may ups and downs, may twist and turn. Dahil dinadala tayo nito sa mas mahusay na estado. Sa dialectic na iniwala si Hegel, na ang mga ideya at konsepto ay umuunlad sa pamamagitan nito. Isipin ang isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang ideya. Ang isang idea, ang thesis, ay humahantong sa kabaligtaran nito, ang antithesis, at ang tensyon sa pagitan ng mga ito sa kalaunan ay nagbubunga ng bagong resulta o outcome. Mas advanced na idea at ito ay tinatawag na synthesis. Ang progresong ito ng thesis, antithesis, na magiging synthesis ay kumakatawan na kung paano umuunlad ang kaalaman at katotohanan, at ang dialectic na process na ito ng thesis-antithesis na humahantok sa synthesis ay katulad din ng kasaysayan. Upang na mas maunawaan natin ang gusto ang thesis-antithesis at synthesis, ang thesis ay kumakatawan sa isang paunang idea o panukala. Ito ay isang panimulang punto o ay isang konsepto sa abstract form nito. Ang antithesis naman ay negosasyon o kontradiksyon ng thesis. Ito ay lumilitaw kapag ang mga limitasyon o kontradiksyon sa loob ng thesis ay nagiging maliwanag. Ang synthesis naman ay isang resolusyon ng salungatan sa pagitan ng thesis at antithesis. Walang katapusang proseso ng thesis, antithesis at synthesis. Ang synthesis sa kalaunan ng panahon ay magbibigay ito ng kontradiksyon at ito ay magiging thesis. Samantalang maglalaban ang thesis at antithesis at makakaboy ito ng synthesis hanggang sa ang synthesis na ito ay magiging thesis. Ito ay kumakatawan sa mas mataas na antas ng idea o konsepto na nagsasama o lumalampas sa mga kontradiksyon ng thesis at antithesis. Parehong thesis at antithesis ay may taglay na katotohanan, ngunit sila rin ay may pagmamalabis at pagkabuktot. Sa pamamagitan ng pagmamalabis at pagkabuktot nito upang magkaisa, may pangangailangang makipag-away o makipag-ugnayan hanggang sa ang pinakamahusay na elemento ay makakahanap ng solusyon sa isang synthesis. Halimbawa na lamang dito, Athenians versus Spartans. Athenians ay maunlad sa kasaysayan at arkitektura. At ang Spartan naman ay mahusay na sinanay ang kanilang sundalo. Kasama ang pagkasalungat ng pwersa, kaya dinala sila sa digmaang Peloponnesian. Si Hegel ay isang idealista. Ibig sabihin nito, naniniwala siya na ang realidad ay pangunahing mental o spiritual. Naninindigan siya na ng lahat ng bagay sa mundo ay isang manifestasyon lamang ng isang ultimate all-encompassing spiritual immaterial reality na tinatawag ng absolute of the world of spirit.
Ito yung world of ideas forms ni Plato. Para kay Hegel, arts has a purpose. Para sa kanya, ang sining ay may layunin. Ang sining ay hindi lang para sa libangan. Ang pagpipinta, musika, arkitektura, panitikan at disenyo, material man o non-material culture ay may malaki itong ginagampanan sa ating lipunan. Kailangan natin ng mga ito upang ang mahalagang insights ay maging makapangyarihan at kapaki-pakinabang sa ating lipunan at sa ating buhay. Para kay Hegel, ang sining ay sensuous presentation ng mga ideya. Ang sining ay may kakayahang makipag-usap mula sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Parehong emosyon, parehong kahulugan, parehong trahedya, ups and downs ng kwento sa loob ng sining na iyon. Ang element of philosophy of right ay pampolitika at illegal na pilosopiya ni Hegel. Tinatalakay nito ang kalikasan ng hustisya, estado at ang karapatan ng individual sa loob ng komprehensibong etikal at pampolitikang usapin. Para kay Hegel, ang estado ay ang pinakamataas na pagsasakatuparan ng etikal na buhay. Ibig sabihin nito, pinangangalagaan dapat ng estado ang moral na lipunan, ang pagpapanatili ng kalayaan ng bawat isa sa lipunan ay ang pinakamahusay na pagkamit sa loob ng maayos na estado. Bahagi rin ng kalayaan ito ang bawat mamamayan sa lipunan na magkaroon ng mga ari-arian, property, contracts, at mabuhay ng isang sibilisadong lipunan. Para sa kanyang pananaw sa new institutions, sinusugan ni Hegel na kailangan natin ang bagong institusyon. Kapag ang bagong pangangailangan ng isang lipunan ay natukoy at nag-emerge sa kasalukuyang panahon, hindi lamang kailangan ng mga bagong libro at pag-aaral ang isaalang-alang, kundi kailangan din bumuo ng bagong institusyon. Halimbawa na lamang dito ay dati walang social media. Wala rin information communication technology. Pero ngayon ay meron na nito at nagagamit na natin. Dati soul identity lang ang meron sa isang bansa. Pero ngayon multicultural na at globalized na ito. Sa new institution na ito, pinanindigan ni Hegel na kailangan may new institution din na focus sa relationship, education, career choice, food management, how to bring up least damaged children na talagang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Sa kontemporaryong lipunan natin, ang pamana ni Hegel ay makikita sa patuloy na pag-iiral ng dialectical na pangatwiran o unity of the opposites. Ang relasyon sa pagitan ng individual at kolektibong pangailangan, pagkakakilanlan ang dinamikong kalikasan ng kasaysayan at kultura. Bagamat ang kanyang ideya ay kapwang tinatangkilik at pinupunan, walang duda na ang impluwensya ni Hegel na patuloy na humuhubog sa intelektwal na diskurso at natiling isang mayamang pinagmulan ng philosophical inquiry at reflection.